Mga kababayan ko, mga taga San Fernando Masbate, mga taga Masbate at mga kapwa ko Bicolano. Kami po mga taga Masbate, San Fernando Masbate po, pero sakop pa din po kami ng Bicol Region. Ito na po yung pangatlong vlog na gagawin ko. Kung mapapansin niyo, yung unang vlog ko ay yung driving tutorial na Bisaya version. And then, yung pangalawa ay yung gumawa ako ng linupak na saging. So, kung mapapansin nyo, dun sa dalawang vlog na yon ay hindi ko man lang na-introduce yung sarili ko. Kasi nga, beginner pa lang po ako. Yung pong first paragraph na dapat nandun sa first vlog ko ay nabura ko nung nag-edit ako. Na-delete ko siya, and then hindi ko na po maibalik. Kaya, hinayaan ko na lang na ganun. Sabi ko, siguro, pag tinuloy-tuloy ko to, saka ko na lang gagawin yung introduction po ng personal information po ng nasa harapan ninyo. Ang pangalan po ay Rosa Verano. Anak po ako ni Mr. and Mrs. Rufo Verano. Ang father ko yung si Rufo Verano, mas kilala sa tawag na kung ang mother ko naman ay si Mrs. Elisa Verano. Parehas po silang mga retired teacher. So, doon na po talaga ako pinanganak. Pero mas kilala po nila ako sa tawag na Ikay. Kasi yun na po yung palayaw na nakagisnan ko or nakalakihan ko. Doon na rin po ako graduate ng grade 6 sa San Fernando West Central School. Yung high school ko po ay sa Andres Clemente Junior National High School. At ang college ko po ay dito naman sa Taft Avenue sa Philippine Women's University. Yung first university for women in Asia. Ibabalik ko po konting throwback lang po nung high school. Nung high school po ako, active po talaga ako sa mga extracurricular activities. Siguro nung time na yun, kasi bata pa ako, siguro baka ang tingin sa atin ay artistahin. Maraming beses din akong napasali dyan sa mga pageant, mga ganon. So parang sanay din naman ako makipag-interact sa tao. Dati nga, kung naalala ko pa nung kauna-unahang dinala ang tisel ko sa San Fernando. Ngayon, pag nababasa ko lagi sa, every time na mababasa ko sa FB about sa tisel ko na ganito, hindi maganda ang service, hindi laging brown out, laging ano, sabi nga, tisiklo. Parang lagi ko rin naalala yung nakaraan na, which is nung kauna-unahang dinala yung tisel ko sa bayan ng San Fernando, nagkaroon po ng pageant ang buong Bicol Region na ang title po na pinaglabanan is Miss Rural Electrification. That time, ang isa sa board member, kung hindi ako nagkakamali po, ay si Tio John Serrano. Siya yung pumili sa akin na siya yung unang nag-endorse sa akin na maging kandidata ng Miss Tisel ko. Kaya ngayon pag nakikita ko yung mga bad feedback tungkol sa Tisel ko, naaalala ko na naging once in my life naging Miss Tisel ko ako. Pero that time nung high school ako, parang yun lagi ang nasasalihan ko, yung mga pageant, ganito. So, visible ako pag may mga ganon. Nung college ako, parang medyo nabago yung environment ko. Siyempre, iba na yung ano, medyo nagmamature ka na ng konti. Nangarap ako one time sa buhay ko, minsan sa buhay ko, nangarap ako na maging isang politician. Kaya nung nagbalak noon kumandidato si Dr. Alteza bilang mayor ng San Fernando at ang father ko naman bilang vice mayor, na napag-isip-isip ko na baka isa itong way na one day magkaroon ng katuparan yung mga pangarap ko na maging isang politiko. Kasi parang ito nga yung gusto ko, yung magsasalita sa public,
Which is, hindi naman ako pinalad maging newscaster kasi hindi nga ako ganun kagaling. Hindi ako masyadong fluent pagdating sa English. At saka hindi ako masyadong... kasi nga, siguro dahil nga sa San Fernando na ako lumaki, na-adapt ko na yung pagiging Bisaya. Na-adapt ko na yung salita natin na kahit nga sa Tagalog, minsan matigas, minsan malambot. Minsan talaga may katigasan. So, pagdating sa wikang English, ganun din. Nadadala ko din yun. Which is, siguro ako din naman ang may pagkukulang kasi hindi ko siya pinagtunan ng pansin na mag-grow at matupad ko yung pangarap ko. Hinayaan ko na lang na makagraduate ako nang walang effort. Kumbaga, sa public speaking talaga, medyo mababa ang mga grades ko nung college ako. Isang beses lang ako napasama sa dean's list nung ang mga subject ko ay puro about more on writing kasi yun naman ang kalakasan ko. Magaling ako sa panulat, sa pananalita, hindi talaga. Kaya so pagpasensyahan niyo na kung may mga lapses ako dito sa aking mga vlog kasi yun nga talagang Bisaya ako. Kasi siguro doon na ako lumaki, doon na ako nagkaisip hanggang high school at saka sa bahay yung amin yung interaction ko sa mga anak ko, Bisaya din, minsan Tagalog, kasi pag malalim, hindi nila naiintindihan. So, pero nasanay na talaga ako ng ganun. Until now, yun pa din ang talagang lingwahe ko. Yung kung saan ako nagsimula, nagadala ko pa rin hanggang sa ngayon. And then, yun nga, after nung college ko, nagtrabaho agad ako. Matagal din ako kung nag-opisina. Una yung mababang posisyon, nag-umpisa ako sa office as clerk, and then after 6 months, na-promote ako, and then after 6 months ulit, sunod-sunod ang magandang nangyari sa buhay ko nung ako ay bata pa, nung ako ay graduate na ng kolehiyo. Siyempre, competitive ka by that time. Mas may itsura ka kasi bata ka pa, di ba? Usually naman sa mga office, ganun ang kinukuha. Plus factor, halimbawa, pag may itsura-itsura ka, or mas lalo pag magaling ka din. So, at the age of 28, lucky naman ako kasi at the age of 28, naging manager na ako sa mga fast food. Kaya nga lang, minalas din ako sa kalusugan ko. Kaya nung na-ruptured yung gallbladder ko, after kong naoperahan, huminto na talaga ako at doon ko na lang binalak na inumpisahan ko na yung buhay ko na sabi ko magdinegosyo na lang ako. Baka hindi talaga ang pagtatrabaho, hindi talaga yun ang para sa akin, kundi baka dito naman ako, so try kong magnegosyo, ganun. Hanggang po sa nakapag-asawa na din po ako sa taga San Fernando din po. Kaya lang hindi naman po pinalad na katulad ng iba na sinerte sa buhay may asawa, kaya nagkaroon po ako ng 2 anak. Ang eldest ko ngayon ay magpa-4th year college na at ang bunso ko naman ay mag-grade 8 na. Pero kahit naman ganito ang naging sitwasyon, lucky naman ako at blessed kasi binigyan ako ng mga anak na mababait, matatalino, at higit sa lahat, masunurin sa akin. Kumbaga, hindi ako nahirapan. Although, sa buhay na ganito, hindi mahirap ang kumita. Ang pinakamahirap po ay yung mapalaki mo sila na mabuting tao. Yung pag nakasalamuhan nila ang kapwa nila, masasabi nila na maganda ang pagpapalaki ng magulang nito. Kasi, ito yung naging resulta. Marespeto sila, mababait, masunurin. So, kahit na solo lang ako, hindi ako ganun na nahirapan sa kanila. Kaya, ito lang po yung shortcut na personal information na may babahagi ko sa inyo kung sino ba talaga yung nagsasalita sa harapan ninyo. Kasi, di ba po, kahit sa mga produkto, may launching. Ako, nagawa ko na yung first vlog ko, yung second vlog ko, wala pa din. Which is, sasabihin siguro ng iba, sino ba to? Wala man lang ka intra-introduction tungkol sa sarili niya. So, yun lang po yung pinaka-shortcut na
information na may bibigay ko sa inyo. And then, di ba, itong pag-vlogging ay parang naging libangan ko lang kasi parang public speaking na din. Although nga hindi naman ako talaga masyadong magaling, pero ang mahalaga, may papabot ko yung aking mensahe sa inyo at nakakapag-interact din ako sa inyo. At ang pinaka-importante sa lahat, yung kahit papano may maibahagi ako sa inyo na kapupulutan nyo ng aral or kapupulutan nyo ng impormasyon na sasabihin nyo pala, ah, ganito pala yun, ah, ganun pala yun. So, itong way na to, may papaabot ko ang ibig ko ding sabihin, ang ibig kong iparating. Kaya, itong pag-vlog sa YouTube ay kaya ang pangarap ko na maging isang politiko na laging nagsasalita sa public ay dito naman nagkaroon ng katuparan sa pag-vlogging. Pero kaya natutuwa din naman ako kasi siguro nalilibang ako at the same time may papaabot akong mensahe na sa mga video na ginagawa ko or sa mga gagawin ko pa lang, sisiguraduhin ko naman po na aaralin ko muna siya and then bago ko i-share sa inyo para hindi naman po hindi po masayang yung panonood nyo sa akin. Kaya pinapangako ko po na sa mga susunod ko pa pong mga vlog, pagbubutihin ko pa po at yung mga topic na gagawin ko ay magiging kaabang-abang or magiging interesting at saka magiging informative. Yun po ang mahalaga. Kaya maraming salamat po pala dun sa mga nanood ng driving tutorial ko na Bisaya version. As of now po, overwhelmed naman ako kasi umabot na siya ng almost 1,200 na yung views niya sa Facebook at saka sa YouTube din, marami din ang nag-view ng aking tutorial na yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagsuporta, sa mga kapwa ko Bisaya, maraming salamat po. At sana po abangan nyo po ang mga susunod ko po pong mga video, susunod ko po pong mga vlog. Sana po abangan ninyo. Ang susunod nga po palang vlog ko dito na gagawin, maybe next video ko, yung pang-apat, ay yun pong 10 signs, 10 signs, paano nyo malaman na ang mister nyo ay may kinahuhumalingan. 10 signs na mararamdaman nyo or makikita nyo, mafe-feel nyo na baka ang mister nyo ay may kinahuhumalingang iba. Yun po ang pang-apat kong vlog na gagawin. Kaya abangan po ninyo, mga subscriber ko, mga FB friends ko. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po. Bye-bye po.